Fit up and assembly. T25. About joint bevels allowing for welding gap. Tack on weld top. Center square on the top of pipe. Place the second square on the center of branch outlet. Move T until the squares are aligned. So sa fit up ng T25, siyempre kailangan ipaglapitin natin yung face ng pipe and T. So kung ano yung orientation, so sundan natin. So pag nakatapat na yung kanyang face or yung bevel, maglagay tayo ng spacer rod na 3 mili or 3.2. Then make sure na yung high low or your pinaka-inside diameter ay walang overlap. So i-align natin yung overlap. Kailangan nakalapat siya. Tsaka tayo magkalagay ng tri-square. So pag okay na yung high low, maglalagay tayo ng tri-square sa T at another one sa pipe. And make sure na naka-align on center yung ating tri-square. So kung makikita mo yung vertical position ng tri-square, yung parts niya, kailangan sa magkabilang tri-square, dun sa vertical position, kailangan wala siyang gap or parallel, pantay na pantay. Ibig sabihin, wala kang makikitang butas. Meaning, na naka-squareness siya. So, pwede na tayo mag-proceed sa tacking. So, sa pagtatacking, huwag kalilimutan na palagi maglagay ng screwdriver para hindi magkaroon ng weld compression. So, from the top, nakapag-tacking, pwede tayong mag-proceed sa ilalim kung nakatacking na sa ibabaw. So, ganun pa rin ang procedure. Huwag kalimutan ng screwdriver. Every tacking, kailangan may nakaipit na screwdriver dun sa kanyang gap para hindi siya magkaroon ng weld compression. And on the side, both sides, so, i-repeat lang natin yung procedure hanggang sa matacking yung apat na sides. So, ganun ang procedure. Kailangan lagi natin magbantayan ng tri-square every fit up para makasigur tayo na wala tayong back jab. So, ayan yung procedure para sa fit up ng T to pipe. Fit up and assembly. So, 90 degree elbow to pipe. Place fitting bevel in line with bevel of pipe, allowing for welding gap. Tack weld on gap center square on the top of pipe. Center second square on elbows. Alternate face. Move elbow until square are aligned. So, sa 5 to 90 degree elbow na fit up. So, i-repeat lang natin yung procedure doon sa pag-align ng bevel at yung high-low. So, kagaya sa T, meron tong upright na outlet. So, pwede tayong kumuha ng reference doon sa kanyang pinaka-face ng fittings o yung face ng elbow dun sa ibabaw. So gagamit tayo ng dalawang eskwala. So ilagay natin sa sentro nun sa face and align to the pipe. Kailangan nasa sentro din yung eskwala doon sa tubo. So make sure na hindi nakalihis. Kailangan align center. So, ganun pa rin, yung vertical position ng eskwala, silipin natin kung tama ba yung kanyang parallel
o wala ba siyang singaw. So, meaning, naka-squareness to. So, pwede tayo mag-proceed sa pagtataking. Repeat lang natin yung procedure. Maglagay ng spacer rod ng 3.2. Then, bago mag-tacking, ilagay yung screwdriver para hindi magkaroon ng weld compression. Hanggang sa maitacking yung apat na sides. Make sure lang na laging babantayan ng eskwala yung pinipit up. Eskwala at metro. So, kailangan palagi nakabantayan. Pita pin assembly of pipe to elbow 45 degree. So, to obtain a correct 45 degree angle, align the same number of the inside scale of the tilted square. So, sa pag-align ng pipe to elbow 45 degree. So, kailangan i-align natin yung high-low or yung overlap. Masira natin yung overlap. Then, put the spacer rod na 3 mm. So, yan lagi ang first step pagka mag-pit up. Then, ilagay natin yung eskwala sa tubo na kailangan nakasentro. At yung isang eskwala, nakalapat doon sa labi ng 45 degree. So, kung nakikita niyo yung picture, nakadiagonal yung isang eskwala na nakalapat sa 45 degree elbow. So, ito yung sinasabi na magkaroon ng marking na sukat. Halimbawa, sa two sides ng tri-square, magkaroon tayo ng marking na 100. 100 sa kabila at 100 sa kabilang side. So, meaning, pagka meron na tayong marking at nakalapat dun sa bevel ng 45 degree elbow, makikita natin na yung isang eskwala galing sa tubo ay maglalapat yung pareho natin sukat dun sa magkabilang side ng eskwala na nakalagay sa 45 degree elbow. Meaning, na naka-squareness na siya. Nakuha niya na yung 45 degree na requirement. Then, sigurado yung nababantayan ng eskwala tsaka mag-tacking. So, pag mag-tacking, remember and be reminded that screwdriver ay kailangan naka-ipit dun sa gap niya. So, ganun pa rin ang purpose para hindi magkaroon ng weld compression. So, pag natacking ng ibabaw, pwede tayo mag-proceed dun sa ilalim mag-tacking. At pag natacking na yung ibabaw tsaka ilalim, so pwede na tayo mag-proceed dun sa both sides. So kailangan laging pares-pares bawat tacking from one side to opposite side. So ganun pa rin, repeat the procedure, mag-spacer rod at screwdriver. So hanggang sa makompleto yung apat na tacking. So actually, ang alignment or fit up ng pipe to elbow, pipe to T, and pipe to reducer or other fittings
pwede tayong gumamit ng spirit level. So, pwede tayong gumamit ng spirit level or eskwala. Pero mas accurate sa akin yung eskwala, yung paggamit ng eskwala. Okay guys, thank you for watching. Maraming salamat sa inyong matiyagang panonood para sa karagdagang kaalaman. So, keep safe and God bless.